mga celebrities na nakatuluyan o nakarelasyon ang fan nila. Alamin natin kung sino sa mga kilalang celebrities ang nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang mga fans. Top 14, Aisel Santos. Inamin ng dating broadcast journalist at ngayon sportscaster na si Mark Zambrano na matagal na siyang fan ng singer na si Aisel Santos. Sinabi ni Mark na noong La Diva days pa ni Aisel ay crush na niya ang singer, subalit walang pagkakataon na magkakilala silang dalawa dahil nasa news siya samantalang si Aisel ay nasa entertainment. Nang makita niya ulit ang singer sa noontime show na Eat Bulaga bilang traffic diva, nabighani ito lalo sa kanyang kagandahan. Hindi pa masyadong kilala ni Aisel kung sino si Mark noon, kaya ni-research niya kung sino ito. Naglakas ng loob si Mark na padalhan siya ng message sa pamamagitan ng Instagram at doon na nagtuloy-tuloy hanggang sa magkaroon sila ng relasyon at ikasal. Soon to be mom and dad sina Mark at Aisel sa kanilang unang supling nakatakdang mga nakang singer sa December 2020. Top 13, Eddie Gutierrez. Isa sa mga nakakakilig na kwento ang buhay may asawa ng sikat na couple na sina Eddie Gutierrez at Anabel Rama. Aminado si Anabel na number one fan siya ng matinee idol na si Eddie Gutierrez. Naikwento rin niya noon na pumunta pa siya ng Maynila upang makuha ang numero ng gwapong aktor. Nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang paghahabol kay Eddie dahil nakapasok ito bilang isang artista. Nang magkaroon na sila ng relasyon, hindi na pinakawala ni Anabel si Eddie hanggang sa makabuo sila ng pamilya at magpakasal. Marami man ang mga babaeng nasangkot sa buhay ni Eddie, hindi naman iniwan ni Anabel ang asawa at ipinaglaban ang pagmamahala nilang dalawa. Top 12, Alwin Oytingco. Tumagal na ng 10 taon ang pagsasama ng mag-asawang sina Alwin Oytingco at Jenica Garcia. Sinabi ni Jenica na matagal na niyang crush si Alwin at hindi lang crush kundi fan din siya ng aktor dahil may time na sumali pa siya sa isang vote sa love team ni Alwin noong bata pa siya. Silang dalawa ay mula sa magkaibang network, kaya't ang ilan ay nalilito kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Ipinakilala silang dalawa ng kanilang manager at handler at nang magkita muli makalipas ang ilang taon, doon na sila nagkaroon ng pagtingin sa isa't isa. Isa sila sa mga itinuturing na napakasimpleng showbiz couples dahil ang kanilang 9th anniversary ay ipinagdiwang nila sa Divisoria kung saan sila nag-date. May dalawa na silang anak na isinilang noong 2015 at 2018. Top 11, Marjorie Barreto. Tila isang fan na maituturing ang ex-husband ni Marjorie. Pinatunayan ni Dennis Padilla noon na kahit magkahiwalay sila ni Marjorie ay pipilitin at gagawin nito ang lahat para mapabalik lamang ang asawa sa piling nito. Taong 1995 nang silang dalawa ay magpakasal at nagkaroon naman sila ng tatlong anak, sina Julia, Claudia at Leon. Subalit sinubok din ng panahon ang kanilang pagsasama at nagkahiwalay. Sinubukan ni Dennis na suyuin muli si Marjorie at umabot na rin sa puntong napuno na ng mga bulaklak ang bahay ni Marge dahil sa araw-araw na pagpapadala ni Dennis ng bulaklak dito. Ang hiningin space ni Marjorie noon sa kanya ang magiging katapusan pala ng kanilang pagsasama. Annulled na ang kasal nila Marjorie at Dennis at nakahanap naman ng bagong pag-ibig ang aktor at si Marjorie naman ay nananatiling single kasama ang limang anak. Top 10, Sharon Cuneta. Kung inyong maaalala, ang unang pagtatambal nila ni Robin Padilla ay sa pelikulang Maging Sino Ka Man noong 1991. Sa isang interview ni Robin, sinabi nito na fan siya ng nag-iisang megastar. Humanga siya sa aktres dahil sa magandang ugali nito at sa pagiging profesional at magaling na aktres din. Inamin ni Robin na nanliligaw siya kay Sharon noon kahit kaibigan lang ang pakilala ng megastar sa kanya. Di nagtagal ay unti-unting nahulog ang loob ni Sharon sa tinaguriang Bad Boy a Philippine Movie at kamuntik na rin silang magpakasal. Hindi ito natuloy dahil nalaman ni Sharon na kasal ito kay Lizelle Sicanco. Sa ngayon, nananatiling magkaibigan sina Sharon Cuneta at Robin Padilla. Top 9, Christine Hermosa. Nagsimula si Christine at Oyo bilang isang matalik na magkaibigan at walang attraction si Christine para kay Oyo noong panahong nagkakilala silang dalawa. Aminado si Christine na mayroon pang ibang mahal ang puso niya, subalit dumating ang punto na hinahanap-hanap na niya si Oyo at nararamdaman niyang hindi niya kayang mawala ang aktor sa buhay niya. Si Oyo naman sa kabilang banda ay may feelings na para sa aktres noon pa man. Nagdesisyon si Oyo na mag-propose kay Christine
kahit hindi naman sila mag-boyfriend o girlfriend. Ito ang naging simula ng kanilang magandang samahan at sa loob ng halos 10 taon nilang mag-asawa, hashtag couple goals pa rin ang dalawa. Sila naman ngayon ay 4 na ang mga anak. Top 8, John Prats. Nakita ni Isabel Oli si John Prats sa kauna-unahang pagkakataon sa isang mall show sa Cebu na kanyang dinaluhan dahil crush niya noon pa man ang batang aktor. Hiningi pa nga ni Isabel ang autograph ng aktor. Ang huli nilang pagkikita ay noong 2003 pa para sa It Might Be You at dahil matagal hindi nagkita, sinubukan ni John na hingin ang number ni Isabel ngunit ayaw itong ibigay sa kanya. Kwento pa nila sa isang interview, halos nagmukhang stalker si John dahil inaraw-araw niya ang panliligaw kay Isabel. 2014 ang sorpresahin ni John si Isabel ng isang engranding engagement na sinamahan pa ng flash mob dance. 4 seasons ang naging theme ng kanilang kasal kung saan ang church wedding ay winter, Christian ceremony naman ay spring, lunch reception ay summer, at dinner ay autumn. Sila ngayon ay may 3 ng anak. Top 7, Sophia Andres. Ikinuwento ni Danielle na noong 2017 ay nakita niya ang isang magandang babae sa bar na dumaan sa kanyang harapan at dahil mahiyain na tao si Danielle, ang pinsan nito ang gumawa ng paraan para makilala si Sophia. Sinabi naman ni Sophia na matapos magpa-picture ni Danielle sa kanya, inoferan siya nito ng maiinom na nag-iwan ng magandang impression sa aktres. Nasabi niya sa sarili niya na ibang klaseng tao si Danielle. Nagkakilala lamang sila ng lubusan sa mga usapan nila sa telepono dahil umalis si Danielle patungong Amerika. Taong 2019 nang magpahinga sa showbiz si Sophia at nito lamang June 2020, ipinakilala ng aktres sa publiko ang kanyang anak at ang ama nito. Sa Australia ng anak si Sophia kasama ang ina nito at pamilya ng Cebu-based car racer na si Danielle Miranda. Top 6, Baron Geisler. Inamin ni Baron na umibig siya kay Jamie sa unang pagkakataong makita siya sa rehabilitation center kung saan siya ginagamot noon. Naniniwala siya sa love at first sight, subalit hindi pa pwede dahil nasa rehab pa siya at nang makagraduate, inaya niya si Jamie na mag-date. Si Jamie sa kabilang banda ay hindi itinanggi na mayroon siyang pagdududa bago i-entertain si Baron bilang isang manliligaw. Hindi naman nag-judge si Jamie at kinilala si Baron at nalaman nito na hindi mababaw na tao si Baron. Isa itong matalino at interesting na kausap. Ikinasal naman sila noong nakaraang taon sa Cebu. At nitong umpisa naman ng taon, isinilang ni Jamie ang una nitong anak na babae kay Baron. Top 5, Vong Navarro. Ang kwentong pag-ibig ni Vong Navarro at Tanya Bautista ay nagsimula nang magkita sila noong 2008 sa set ng rom-com film na My Only You. Nagkataon naman na isa si Tanya sa mga writers ng pelikula at dito sila nagkakilala at nagsimulang lumabas. Ang isang nakakatuwang istorya sa kanilang unang pagkikita ay ang karakter ni Vong sa pelikula ay pinangalan ng Bong at kay Tony Gonzaga naman ay pinangalan ng Winona na siyang second name ni Tanya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, naging matatag ang kanilang samahan at noong anniversary nila noong 2016, nag-propose na ng kasal si Vong kay Tanya. Ikinasal sila last year sa Kyoto, Japan na dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at mga katrabaho ni Vong sa showbiz. Makikita sa kanilang mga mata kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Top 4, Maha Salvador. Na-attract si Rambo kay Maha nung una nitong makita ang aktres. Unang nagkita ang dalawa sa isang concert ni Sara Jeronimo at doon inamin ni Rambo na dahil mas maraming oras ang ginugol niya sa kanya sa gabing iyon, mas nagsimula siyang mahulog sa aktres. Sukob ang unang pelikula na pinanood ni Rambo at ang pinakagusto nito bago pa niya makilala si Maha. Sa kanilang pagbabalikan noong nakaraang taon lamang, ang nagpatunay na mahal nila ang isa't isa. Tadhana ngang maituturing kung paano ang dalawang tao ay muling natagpuan ng bawat isa kahit nagkalayo na ng 9 na taon. Ang paghihiwalay ay isang malaking no para kina Rambo at Maha dahil marami nang pinagdaanan ng kanilang relasyon na siguradong magpapatibay sa kanilang samahan. Top 3, Alfred Vargas. Number 1 fan ng aktor at politikong si Alfred Vargas ang kanyang misis na si Yasmin Espiritu. Nagkita silang dalawa sa isang fiesta noon sa Laguna kung saan nag-guest si Alfred at habang nanonood si Yasmin, nagkatitigan silang dalawa ng kanyang crush. Habang nasa backstage at nagpapa-autograph si Yasmin,
Hiningi naman ni Alfred ang number ng dalaga. Ang unang dalaw ni Alfred sa bahay ng dalaga ay nagpatuloy hanggang sa mapasagot niya ng oo si Yasmin. Naging mahirap man ang relasyon nila lalo na noong nag-aaral si Yasmin sa Italy at nag-aartista si Alfred, nalagpasan ng dalawa ang lahat ng pagsubok. August 2010 nang una silang ikasal at July 2017 naman, tinupad nilang dalawa ang kanilang dream church wedding at nagkaroon naman sila ng tatlong anak. Top 2, Hart Evangelista. Sinabi ni Hart noon sa isang interview na si Yumaong Senator Miriam Defensor Santiago ang naging daan para magkakilala sila ni Governor Cheese Escudero. Sinabi ni Hart kay Senator Miriam na hinahangaan niya ang politikong si Cheese at nang tawagan ni Miriam si Cheese, doon na nagsimula ang pagdedate nilang dalawa. Sinabi rin ng aktres na awkward ang unang naging date nila ni Cheese, ngunit alam na agad ni Hart na si Cheese na ang kanyang pakakasalan. Aminado si Hart na simula pa lamang noon ay gusto na niya si Cheese at nang makilala niya ito, hindi ito na-disappoint sa pagkakakilala sa dating senador. Ayon sa aktres, alam na niya noon pa man na mapapangasawa niya ang kanyang dream guy. Sa kasalukuyan, nakabalik na si Hart sa Maynila mula sa matagal nitong pananatili sa Sorsogon. Siya ay busy ngayon sa kanyang online business kung saan ibinibenta niya ang ilang mga produktong nagmula sa probinsya ng Sorsogon. Top 1, Richard Gomez. 12 years old pa lamang si Lucy Torres noon ay crush na niya at fan din siya ng aktor na si Richard Gomez. Nagkaroon naman ng katuparan na makilala niya si Richard na gumawa ito ng isang shampoo commercial kung saan makakaparehan niya ang aktor. Walang label ang kanilang naging relasyon noon dahil ang alam lang nilang dalawa ay masaya sila kapag magkasama. Dahil sa usapang gulay sa commercial shoot, at sa pursigidong panliligaw ni Gomez sa kanya, naisip ni Lucy na ang kanyang longtime crush at idolo ang makakasama nito sa habang buhay. Tutulma noong umpisa ang ama ni Lucy sa pakikipagrelasyon niya sa aktor, ipinakita naman ni Richard na mahal niya talaga si Lucy kaya naman naging maayos ang lahat at nakuha rin ng aktor ang loob ng kanyang ama. Mahigit 2 dekada na ang pagsasama ni Ormoc City Mayor Richard Gomez at Leyte Congresswoman Lucy Torres Gomez at nagkaroon lamang sila ng isang anak na si Juliana. Mga ka-showbiz peeps, sino pa ang naiisip ninyong pasok sa ating listahan ngayon? Don't forget to comment down below!